Kinumpiska ng PIDEA at FDA ang ilang produkto tulad ng gatas, cooking oil at mga produktong pampaganda na may sangkap na hemp. Ang hemp ay mula sa species na kinabibilangan din ng marijuana at hindi otorisadong ibenta ang mga produktong may sangkap nito. Narito ang report ni JP Soriano. Gatas, cooking oil, pintura, beauty products gaya ng face and hand creams, shampoo, deodorant mula sa ilang kilalang brand at iba't ibang food supplements. Lahat pinagkukumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Food and Drug Administration dahil may sangkap na hemp o hemp seed oil. Hindi pa otorisado ng FDA ang pagbebenta ng mga produktong may hemp. Ang hemp kasi ay mula sa species ng cannabis plant na kinabibilangan din ng marijuana plant. Base sa pag-aaral, mayroong tetrahydrocannabinol o THC mga cannabis plant. Pero kung mataas ang THC sa marijuana plant at nakakahay, kakaunti lamang ito sa mga hemp plant. Ang problema, sabi ng PIDEA, merong content na galing sa marijuana or sa cannabis. Delikado siya in a sense na hindi natin alam kung ano yung, hindi siya dumaan sa FDA eh. So wala siyang certificate of product registration. Maling-mali rin ayon sa DOH na sabihing may health benefits ang pag-inom o paggamit ng produktong may hemp seed at ibenta bilang food supplement. This has no scientific test. Their disease might progress kung hindi na aresto properly itong using the product, which by the way is unregistered. So by law, that makes it illegal. Kahit lumabas sa lab test ng FDA na negatibo naman sa marijuana ang mga nakumpiskang produkto, pinahihinto pa rin ng DOH at FDA ang pagbenta at paggamit nito. Panlilin lang naman to. Ginagamit yung hemp seed at nimimislead ang mga tao at sinasabing kung may mga iba-ibang health claims, this is also not good for our public. Pero may ilang shops pa kaming nakita na nagbebenta pa ng produktong may hemp, gaya ng isang sabon na may label na gawa raw sa hemp. Ayon sa mga tauhan ng tindahan, hindi nila alam na bawal itong itinda. Paalala lang DOH sa publiko maging mapanuri sa mga gamot at pagkaing bibilhin. Tignan muna kung ito ay pasado sa FDA sa kanilang website sa ilalim ng consumer category. Para sa unang balita, JP Soriano reporting.